Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kilala ang mga cheetah bilang pinakamatuling hayop sa lupa dahil kaya nitong umabot ng 130 kilometers per hour. Halos kasing bilis yun ng kotseng humaharurot. Dahil sa kanilang tulin, isa ang mga cheetah sa kinatatakutang predator sa African savanna. Kaya naman for today's video, mapapanood mo kung paano humuli ng biktima ang mga cheetah. Makikita mo rin kung anong hayop ang mahigpit nilang kalaban. At higit sa lahat, malalaman mo kung bakit ang cheetah ang isa sa pinaka-amazing na hayop sa ating mundo. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Una sa paboritong kainin ng mga cheetah ay ang mga gazelle. Mahirap habulin ang mga gazelle dahil kaya nitong tumakbo sa bilis na 97 kilometers per hour. Kung minsan, kaya nitong tumalon sa taas sa 10 talampakan para lang makaiwas sa mga predator. Maski ang mga leon ay hirap itong hulihin. Pero kahit anong bilis pa ng gazelle, wala silang binatbat sa mga cheetah. Ito ang ultimate showdown ng pabilisan sa karera. Sa umpisa ng laban, may kita ang cheetah na nagmamasid sa kanyang target. Ito ang napili niyang target dahil nakita niyang pilay ang isang binti nito. Bago pa umatake ang mga cheetah, kinikilatis muna nila kung sino ang madaling hulihin. Kapag kasado na ang lahat, sa kanya ito hahabulin. Tumatagal ng 1 minuto ang habulan sa pagitan ng gazelle at cheetah. Pinapatit ng cheetah ang binti ng gazelle at kapag nadapa ito, game over na para sa gazelle. Para mabilis mamatay ang kanilang target, sinasakman nila ito sa liig. Dahil sa pagpapakapagod ng mommy cheetah, merong kakainin ang kanyang buong pamilya. Maswerte ang mga batang cheetah na to dahil magaling na hunter ang kanilang nanay. Pero hindi lahat ng cheetah ay siniswerte. Ang iba ay natutusok sa sungay ng gazelle. Gaya ng cheetah na to na matapos makahuli ng gazelle, natikman naman niya ang galit nito. Marunong din palang lumaban ang mga gazelle. Nakakuha tuloy ang cheetah ng malalim na sugat at paika-ika ang lakad dahil sa injury. Aktibo ang mga cheetah sa paghanap ng makakain tuwing umaga, hindi gaya ng mga leon na mas aktibo tuwing gabi. Nababalot ng spots ang kanilang dilaw na buhok dahil nakakatulong ito sa kanilang camouflage at yan ay sa tuwing nagtatago sila sa makapal na halamanan. Pagdating naman sa kuko, palaging nakalabas ang kuko ng mga cheetah gaya ng sa aso. Ginagamit kasi ng mga cheetah ang kanilang kuko sa tuwing tumatakbo sila upang mas kumapit sa lupa. Maliit lang ang ulo ng mga cheetah dahil mas nadadalain silang tumakbo kapag maliit ang kanilang ulo. Malaki ang butas ng kanilang ilong para hindi sila mahirapang huminga habang tumatakbo. Ang korte ng katawan ng cheetah ay sadyang dinisenyo upang palampasin ang daloy ng hangin. Ang tawag rito ay streamlined body. Meron silang backbone o gulugod na sobrang flexible at madaling nababaluktot, kaya ito ang kanilang sekreto kung bakit kaya nilang tumakbo ng mabilis. Sa tuwing sila ay tumatakbo, halos hindi na sila tumatapak sa lupa. Samantala ang kanilang mahabang buntot ay nagmimistulang manibela upang maging balanse ang kanilang takbo. Kapag nahuli ng cheetah ang kanilang biktima, agad nila itong kakagatin sa liig. Malakas ang bite force ng mga cheetah at sa sobrang lakas, kaya nitong pigilan ang paghinga ng kanyang biktima. Maliban sa gazelle, ang mga wildebeest ang isa pang paboritong huntingin ng mga cheetah. Mahirap patumbahin ang mga wildebeest dahil sobrang laki ng katawan nito at sobra pang agresibo. Dahil dyan, nakaisip ng paraan ang mga cheetah upang magtagumpay sa kanilang plano. Ang solusyon, kailangan nilang magtulong-tulong para pabagsakin ang kanilang target. Ang mga magkakapatid na lalaking cheetah ay bumubuo ng grupo na tinatawag na coalition. Dahil sa coalition ng magkakapatid na cheetah, nakakayanan nilang pabagsakin ang wildebeest na kadalasan ay hindi kayang gawin ng nag-iisang cheetah.
Mga lalaking cheetah lamang ang bumubuo ng koalisyon, samantala ang mga babaeng cheetah ay kontento na sa pang-hunting kahit nag-iisa lang sila. Tanging mga cheetah lamang at mga leon ang uri ng pusa na natutong magtulungan upang magpabagsak ng malaking target. Kahit mukhang madali lang si cheetah ang mabuhay sa Africa, kabaliktaran ito sa realidad. Ang bawat sulok kasi ay may panganib na naghihintay. Kaya na lang ng baboon na handang may pagbardagulan sa mga cheetah. Ang mga baboon ay isang uri ng mabangis na unggoy, kaya hindi ito natatakot may pag-away sa anumang hayop. Maingat ang mga cheetah na huwag galitin ang mga baboon dahil siguradong matatalo sila ng higanting unggoy na to. Ang isa pang dapat pag-ingatan ang mga cheetah ay ang mga buwaya. Hindi tulad ng mga baboon, ang mga buwaya ay aktibong humuhuli at kumakain ng mga kawawang cheetah. Kung minsan, naikipag-agawan pa ng pagkain ang mga buwaya. Gaya ng sa video, may kita ang tatlong cheetah na pilit na hinihila palayo ang pagkain na kanilang nahuli dahil sa buwaya na gustong makihati. Kahit anong gawin nila, sunod pa rin ang sunod ang buwaya na parang siga. Sa huli, sumuko ang tatlong cheetah at hinayaang makuha ng buwaya ang kanilang pagkain. Ito naman ang dalawang magkaibang hayop na kahit magkamuka, hindi mo pwedeng pagsamahin sa iisang pwesto. Ito ay ang tagisa ng cheetah at leopard. Maraming spots sa mukha ang leopard, samantala ang cheetah ay may mahabang itim na linya sa mukha. Makikita mo rin ang magkaibang disenyo ng kanilang spots sa balat. Mas maliit naman ang katawan at mas payat ang binti ng cheetah kumpara sa siksik na katawan ng leopard. Dito sa Africa, madalas magkita ang landas ng dalawang hayop na nauuwi naman sa malagim na away. Gaya ng sinapit ng cheetah na to matapos siyang atakihin at bugbugin ng leopard. Hindi na makagalaw ang cheetah dahil sa injury, kaya sinimulang kaladkarin ng leopard ang katawan ng cheetah. Inakyat niya sa taas ng puno ang cheetah kung saan walang ibang predator ang pwedeng gumambala sa kanya. Matinding gutom at kawalan ng prey ang nagtutulak sa leopard upang kumain ng cheetah. Sa lahat ng pwedeng makalaban ng cheetah, ang mga leon ang kanilang numero unong kinatatakutan. Yan ay dahil sa halos dalawang beses na mas malaki ang leon kesa sa cheetah, kaya walang binatbat ang mga cheetah kapag nagkaroon ng away ang mga leon. Agawan sa teritoryo at pagkain ang pinag-uugatan ng kanilang away. Kung papatayin ng leon ang mga cheetah, mababawasan ang kanilang kakompetensya. Alam kasi ng mga leon kung gaano kahusay na predator ang mga cheetah, kaya natatakot ang mga leon na baka maubusan sila ng pagkain. Maski ang mga gazelle at wildebeest ay alam kung gaano kabilis tumakbo ang cheetah, kaya kapag ito ang humabol sa kanila, halos game over na ang laban. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na kaya mong talunin sa karera ang mga cheetah? O dapat na lang sumakay sa motor ang mga gazelle para makaiwas sa atake ng cheetah? I-comment mo din sa baba ng video para mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kurt Allen Salor, Faith De Los Reyes, James Cedric Johnson, Thinking Temo, Zay Jan Laurel, Kenridge Play PSX, at kay Annalisa Aguirre. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!